tentang kapilya para dumalo ng pagsamba sa pasalamat, sa araw ng pasalamat sa isang daat itong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Yes, ko hingali. High blood kasi. But anyway, thanks God, kahit maulan, eto ako, naglalakad papuntang kapilya. Sa lahat ng aking mga kapatid dyan sa Davao, happy anniversary po sa ating lahat. Happy 107th anniversary. At hari nawa ay patuloy tayong manindigan sa ating pag-iglesia ni Cristo. At mananatili tayong matatag, masigla sa ating paglilingkod. Hindi lamang sa aking mga kapatid, maging sa aking mga kamag-anak sa Holy Family na nandyan sa Davao, Davao del Norte, maging sa Agusan del Sur, at sa aking mga pamangkin, Guston Family na nasa Tagum City, at sa aking mga kapatid na nakalat meron sa Bicol, sa may Legazpi daw, maging sa mga kapatid sa Visayas, sa Kalbayo, at marami pang iba, at sa aking kapatid na nasa Butuan City, Torre Palma, din na Torre Palma, happy anniversary po sa inyong lahat. Umilag kasi may tricycle, makatalsikan ako. Okay, sige po, babalik na lang po ako mamaya pagdating ko sa may kapilya. Baka masagasaan ako dito ng tricycle. Joke lang. Happy anniversary po sa ating lahat. Happy 107th year. At hari nawa ay patuloy tayong manindigan, magpakatatag sa ating pag-iglesia ni Cristo. Alam nyo, this is the only legacy na iniwanan sa atin ng ating mama. Kung buhay pa si mama, kahit anong hirap, saksi ako. Kasi kahit gaano kalayo, nilalakad namin para makarating lang sa pagsamba. Walang makakahadlang kay mama. Kahit hadlangan pa siya ng tangke de gera, kung pagsamba ang pag-uusapan, si mama ay patuloy na ipinamamalas ang kanyang kasiglahan sa pagsamba. Hanggang sa kanyang huling hantungan, baon niya ang kanyang pananampalataya. Sana tayong mga naulila, tayong mga naiwan mula sa atin na magkakapatid hanggang sa mga pamangkin at mga apo. Alam ko marami na tayong apo. Ako na lang ata ang wala pang lahi. Pero kayo na nasa Davao, nasa Kalbayog, nasa Legazpi, lahat kayo may kanya-kanya ng pamilya. Sana kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang sa tunay na pananampalataya, ngayon din ang pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak. At hanggang sa bayang banal, kakahiwalay man tayo sa lupa, subalit sa bayang banal tayo ay magkasama-sama sa po ng ating mama at ng ating tatay. Ningal ako. Maraming salamat po. Hari nawa ay tuloy kayo sa ating ginagawang kasiglahan. Maraming salamat po. Again, happy 107th year anniversary sa ating lahat. Bye-bye. Malapit na po ako sa kapilya. Uuwi na ako. Kapatapos ko lang magpasalamat. Ayan po. Bye-bye. Para sa ulan. Salamat. Gusto ko sa pagsamba. Uuwi na ako.
Uuwi ko lang galing sa kapilya. Sobrang lakas ng ulan. Sobra. Pasaw. But anyway, salamat sapagkat I've done attending the worship service, attending the 107th anniversary of the Iglesia Ni Cristo. This is the special day of all Iglesia Ni Cristo members, kasama ng mga kapatid sa lokal kung saan ako nakatala, sumamba at nagpasalamat bilang pasasalamat at tinawag ako sa loob ng Iglesia Ni Cristo. And this is I always say it to myself that being an Iglesia Ni Cristo, this is the only legacy na ang mama ko ay iniwan sa amin. At yung pananampalatayang aking taglay ng aming pamilya, sampu ng aking mga kapatid, ng aking mga pamangkin na nasa iba't ibang distrito ng Iglesia Ni Cristo, nasa Agusan, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Davao, Davao City, then Davao del Norte, particularly in Tagum, then sa aking kapatid sa Visayas, somewhere in Kalbayog, pamangkin ko sa Katbalugan, at sa kapatid ko na nasa Legazpi Albay ata. Ang pananampalatayang aming taglay hanggang sa kasalukuyan, ito ay bunga ng pagsisikap at pagtsatsaga, akay ng pananampalataya na ibinigay sa amin ng aming mga magulang na mulat sa pulpa, lalong-lalo ng aking nanay, na kahit anong hadlang ang dumating, makatupad lamang ng kanyang tungkulin, lalong-lalo na sa araw ng mga pagsamba. Kaya hanggang sa ngayon, anuman mga pagsubok, nasa pandemic time man tayo, subalit huwag po natin kalimutan na tayo'y tinawag, tayo hinirang, at tungkulin nating ibalik ang lahat ng ipinagkalob sa ating pagkahirang bilang pagtanaw ng napakalaking utang na loob na tayo tinawag sa loob ng kanyang iglesia. At pagdating ng panahon, pagdating ng takdang araw, pagdating ng araw ng paghukom, magkahiwalay man tayo, nasa iba't ibang dako man tayo, saan man kayo naroroon, harinawa, pagdating ng araw ng paghukom, tayong lahat, sampun nating mga magkakapatid, mga pamangkin ng ating mga magulang sa Bayang Banal ay magsama-sama tayo. Drama, no? Hindi po. Kasi when I was a kid, naranasan ko po talaga kung gaano katatag, gaano katibay ang pananampalataya ni Mama. Kahit gaano kalayo ang nilalakad namin, intakin mo, aabot ata ng aalis kami ng bundok kung saan kami nakatira noon, doon sa aming sakahan sa Davao del Norte, Davao de Oro na sa ngayon. Mula doon sa bundok, bababa kami, isang oras ang itatagal namin bago makarating sa pinakakalsada. Tapos mula doon sa pinakakalsada, pinakadaanan baga, papuntang bayan ng Compostela, dahil nga sa kakapusan ng pera, nilalakad namin yan starting 6 o'clock in the morning mula doon sa pinaka main road going to Municipality of Compostela. Abot makakarating kami ng Compostela proper tanghalian na, almost 11. So may baon kaming kanin, yung binalot na kanin. Ang kanin pa namin noon is mais. Ngayon, ang ginagawa ni Mama, kasi matigas po talaga yun,
ginagawa ni Mama, bibili kami ng ulam. Yun na lang po ang bibili namin doon sa malapit sa kapilya sa Compostela, Municipality of Compostela. Ngayon, pag labas namin nun, kasi hindi na kami pwedeng maglakad pa uwi, so yun na po yung time na sasakay na kami. So, kasi matatapos ang pagsamba during the time, alas 12, labasan namin alas 2. So, kung maglalakad pa kami pa-uwi, pabalik, gagabihin na. So, ang ibig kong lamang sabihin, kung gaano katatag yung pananampalataya ni Mama, yun lang man po ang aking maipagmamalaki na hanggang sa kasalukuyan ay taglay pa namin magkakapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hari nawa, yung mga kapatid ko na nasa probinsya, nasa Davao, Agusan del Sur, sana sa tulong ng Ama ay mananatili kayong matatag, nasa pananampalatayang iniwanan ng ating mga magulang. At hari nawa, pagdating ng panahon, pagdating ng araw ng paghukom, magsama-sama tayo sa ampo ng ating mga magulang sa bayang banal na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. At sa lahat ng mga kapatid na makapanood nitong aking vlog, binabati ko po kayong lahat ng isang happy anniversary, happy 107th anniversary sa ating lahat mula sa pagkatatag ng Iglesia ni Cristo noong 1914. At napakalaking biyaya para sa ating lahat ng mga Iglesia ni Cristo na sa pamagitan ng pagkasugo ng kapatid na Felix Y. Manalo, narito tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo at hanggang sa kasalukuyan ay inaalagaan ng kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo. Kaya po bilang pagtanaw ng napakalaking utang na loob nito sa tagapamahalang pangkalahatan, ay kasama po ako ng mga kapatid na nananalangin at palaging ipinakikiusap sa Ama na hari nawa ay manatiling malusog ang kapatid na Eduardo Manalo upang lalo pang maalagaan, madala ang mga kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, lalo tigit sa lahat, ay maihandang lubos sa nalalapit na araw ng kaligtasan. Para sa ating lahat, isang 107th year anniversary. Yay! Thank you po sa inyong lahat.